awit pa maririnig, manatili ang pag-ibig habang may musika. Taglay ang aking mga kamay habang ang himig ko iyong tingin. Papuri ay aawitin habang may awit. Habang ang luma kong gitara ay sasabay sa pagkanta, habang daliri ko'y napapagod na, sila pa rin ay titipat. Habang ng puso ko'y pumipintig, tanging kay Jesus lamang iibig habang may awit. Luwalhatiin ang pangalan mo, puso't kaluluwa'y sasamba sa'yo. Ang pagmamahal mo'y higit pa sa lahat, ikaw ang Diyos na walang katulad. Habang patuloy kong lalakbayin, landas mo'y aking tatahakin. Habang ang diwa ko'y gising pa, hanggang nag-ili sa aking alaala. Ang kabutihan mo'y sapat na, di ka nagkulang sa biyaya, pinupuri kita. Praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of New Life Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you. Praise God! Amen!
Sabi dito mga kapatid, Philippians chapter 4 verse 4 hanggang 13 mga kapatid, mga galak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mga galak kayo. Si Paul po ang nagsulat dito mga kapatid. Makikilala nawa ang inyong kahinaan ng lahat ng mga tao. Ang Panginoon ay malapit na. Sa 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay pagpakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalingan, ay kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay ang mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ano yun mga kapatid? Ang mga bagay na ito, mga kapatid, na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos na ng kapayapaan ay sa inyo. Napakaganda, ano mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Natapwat sa 10, ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa kauli-ulihan ay inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Hindi sa sinabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Sabi dito mga kapatid, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and all things I am instructed, both to be full, to be hungry, both to abound and to suffer it. Sabi ni Paul mga kapatid sa 13, I can do all things through Christ who will strengthen me. Amen. Praise God. Pagpaka natin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Ito po ay si Paul ang nagsalita, ay nagsulat dito mga kapatid. Mayroon po tayong matututunan dito mga kapatid sa sinulat ni Paul at sa mga ginawa ni Paul mga kapatid. Hallelujah! Matupad lang ang kanyang mission, mga kapatid. Amen. Sa matupad niya ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At may I request Sister Ping to pray for the word of the Lord. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, purihin ka. Maraming salamat, Lord Jesus, sa mga salita na aming narinig, Lord God. At pagpalain mo, Panginoon, ang iyong lingkod, Lord Jesus, sa mga aras sa iyong salita. Speak to us once again, O Lord God. Hallelujah, Lord. Let your anointing, hallelujah, let your blessing, God, be upon Sister Joy while she preach your word, O Lord God. Mangusap ka sa bawat isa sa amin. Lord God, let your anointing flow. Hallelujah, Sister Joy. Cannot do nothing, Lord, without you, Father. In the name of Jesus, hallelujah. Let your double anointing, God, be upon her. In Jesus' mighty name, amen and amen. 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 Hallelujah.
nagpapalugmok sa kanilang buhay, mga kapatid. Amen. Na para bagang wala ng pag-asa sa kanilang buhay, mga kapatid. So, kung dumating man o ma-experience natin ang mga ganitong situation, mga kapatid, alam po natin na kung saan tayo uhugot ng lakas, mga kapatid, pagka naranasan natin ang panghihina o tired. Kanina, mga kapatid, halos lahat ng ating mga testimonies, mga kapatid, ay pagod. Amen. Naiintindihan natin yung mga kapatid kasi ang trabaho natin hanggang alas 12, minsan yung iba late na talagang matulog, mga kapatid. At yung iba, nag-aaral, Bible school, sila si Sister Elsie at Sister Jenny, mga kapatid. Maintindihan natin na pagod, mga kapatid. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon na mayroon tayong Diyos, mga kapatid, na pinag-uugutan natin ang lakas. Amen. Amen. Kaya tayo nandito ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya alam natin na ang ating Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng lakas, mga kapatid. Hallelujah. He is the source of our strength, mga kapatid. Every time po na ikaw ay nakaka-experience ng panghihina, mga kapatid, ang napakagandang gawin po natin ay ma-recognize po natin, mga kapatid, kung sino yung nagbibigay sa atin ng strength. Remember, ma-recognize. Ma-recognize mo, hindi si amo ang nagbibigay sa'yo ng strength pag binigyan ka ng sahod. Yeah. May strength ka na. Di ba pag wala pang sahod, pag walang pera, mga kapatid, parang nangihina ka talaga, mga kapatid. Amen. Lalo na pag may nag-message na sa Pilipinas, mga kapatid, wala pang katapusan. Ay, nangihina talaga tayo, mga kapatid. Amen. Kailangan ma-recognize natin, mga kapatid, kung sino yung nagbibigay sa atin ng strength. Yeah. Amen. Yeah. Kasi minsan, hindi natin ma-recognize. Basta tayo nagpumokos sa pera, mga kapatid. Na ito yung nagbibigay sa atin ng strength. Ang trabaho ko, ang kape, mga kapatid, di ba? Sabi na ng iba, kape ang life ko, di ba? Kung walang hope, hindi kumplito yung buhay mo, mga kapatid. So, kailangan ma-recognize natin, mga kapatid, kung sino yung nagbibigay sa atin ng strength. Talaga ang totoong kalakasan natin, mga kapatid. Sa 2 Corinthians, basahin natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, mga kapatid. Malalaman natin doon kung ano yung totoong kalakasan, mga kapatid. Amen. So, basahin ko ito sa Tagalog, mga kapatid. Kaya nga ako'y nagagala, si Paul ang nagsabi nito, mga kapatid. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkakaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagka ako'y nanghihina, mahina. Ako ay malakas. Amen. Siya po ay nasa loob po ng kulungan, mga kapatid. Na ang sabi niya, nagagalak siya, mga kapatid, sa mga kahinaan, sa mga paghihinagpis, sa nagagalak siya po, Apostle Paul, mga kapatid, sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Amen. Amen. Bakit, mga kapatid? Dahil yan kay Kristo, mga kapatid. Yes. For God's sake. Yes. Nagagalak pa tayo, mga kapatid, kahit may mga problema tayo Amen. Na pinagdadaanan ngayon. Kahit meron kang sakit na nararamdaman, mga kapatid. Natutuwa ka ba? Masaya ka ba, mga kapatid? For God's sake. Lord. Amen. Praise God. Oh.
mga problema na ating pinagdadaanan. Amen. Hallelujah! Thank you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Ang totoo pala, mga kapatid, na kalakasan natin ay maging masaya. Amen. Yung pala ang key, mga kapatid. Maging masaya tayo sa kabila ng mga pagsubok sa buhay natin, mga kapatid. For God's sake. Hallelujah na si Kristo. Siya ang nagbibigay sa atin ng totoong kalakasan, mga kapatid. Amen. Hallelujah, pag tayo ay nanghihina. Yes. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So may mga tao na konting problema lang, mga kapatid, o karamdaman, pinanghihinaan na sila ng loob, mga kapatid, para bagang wala na silang pag-asa. Amen. Kung titingnan po natin, mga kapatid, ang pinagdaanan ni Paul, mga kapatid, sa Book of 2 Corinthians 11:23, basahin na lang yan sa bahay niyo, mga kapatid, 23:33, mayroon po akong kinuhang verse dito, mga kapatid, na ilang mga suffering o naranasan, dinanas ni Apostle Paul, mga kapatid, upang maganap niya ang misyon ng Ebanghelyo, mga kapatid. So, ang una, mga kapatid, na kinuha ko ay madalas siyang makulong, mga kapatid. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya po ay nakulong ng maraming bisis, mga kapatid. At binubugbog itong si Paul, mga kapatid, at ang napakasakit kasi nakakulong na nga siya, mga kapatid, binubugbog pa siya. So ang sakit nun, mga kapatid, so 5 times siyang pinapalo, binato siya ng bato, mga kapatid, 3 times siyang pinalo ng bakal, mga kapatid, at ang kanyang, at sa kanyang paglalakbay, mga kapatid, maraming mga panganib, at kung minsan walang pagkain, mga kapatid, kulang sa tulog, parang tayo, tayo mga kapatid. Yes. Hallelujah. Tayo ito, mga kapatid, nagugutom din, napagod siya, katulad sa paglilingkod natin sa Panginoon. I-compare natin ang sarili natin kay Paul, mga kapatid, pero grabe ang pag-ibig na Paul sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Nauhaw siya, napapagod siya, mga kapatid. Masunod niya lang ang kalooban ng ating Panginoon. So maraming pinagdaanan si Paul. Maganap lang niya ang vision niya, na ang mission niya, mga kapatid, ng Ebanghelyo, mga kapatid. Praise God. So, yan po ang ilang sa mga suffering ni Apostle Paul. Kung titingnan natin, imaginein mo, mga kapatid, nagsishare ka ng Word of God sa Central, kinulong ka, mga kapatid, binugbog ka pa doon dahil sa pangangaral mo sa salita ng Panginoon. Pero pasalamat tayo ngayon, mga kapatid, at kahit mag-share tayo, wala pa namang ganun, mga kapatid, na nangyayari dito sa mundo, mga kapatid. Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataong ito, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah. I-share natin ang salita ng ating Panginoon. I-share natin ang Ebanghelyo ng Kristo, mga kapatid. Tayo ang inasa ng ating Panginoon, mga kapatid, na tuparin natin ang kalooban ng Diyos na ma-share natin ang salita ng ating Panginoon sa mga tao hindi pa nakakakilala sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah! So kung titingnan natin, mga kapatid, napakaliit lang po kung ikukumpara sa mga pinagdadaraanan natin ngayon, mga kapatid, ng mga problema. So, how to turn your weakness into strength, mga kapatid? So, kinuha ko po ito, mga kapatid, sa buhay ni Apostle Paul, nung siya po ay nasa loob nga ng kulungan, mga kapatid. Dito, sinabi niya sa salita niya ng ating binasa. Ito ay ilan sa mga isinulat niya, mga kapatid, na magbibigay sa atin ng kalakasan espiritual, mga kapatid, or mag-encourage sa atin. So, ang una, mga kapatid, praising God. Amen. So, try to ask yourself, mga kapatid, how do I praise God? Paano mo purihin ang Panginoon pagka
pagsubok sa buhay mo, mga kapatid. Amen. Nakakapagpuri ka ba sa Panginoon na yung katulad sa wala kang pagsubok na pinagdadaanan? Na pupunta ka dito, mga kapatid. Pag may pagsubok ka, ganun ka pa rin ka-jolly, ka-alive, mga kapatid. Halos maano mo na yung ceiling. Masabag pupuri sa Panginoon. So, ano mga kapatid? Paano mo pupurihin ang Panginoon pag may mga pagsubok ka, mga kapatid? Kasi itong si Paul, mga kapatid, nung siya ay siya man, mga kapatid, ay may mga pinagdadaanan. Andun yung pagpupuri niya sa Panginoon, mga kapatid. Ginagawa niya pa rin yung mga misyon niya, mga kapatid. Hallelujah, sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan sa kanyang sa kanyang misyon, mga kapatid. So ang tanong ko, mga kapatid, paano po natin pinupuri ang ating Panginoon? Sabi na dito, mga kapatid, sa 1 Thessalonians, rejoice always. Kanina na kinanta natin, mga kapatid. Amen. Sa ating song leader, mga kapatid, song leading, narinig natin yung rejoice always, mga kapatid, na kinanta ni Sister Jessica, mga kapatid. Sa 1 Thessalonians, sabi dito, 5:16-18, 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice evermore. Pray without ceasing, and everything give thanks. For this is the will of God in Jesus Christ concerning you. Amen. So rejoice evermore, mga kapatid, sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. We have to rejoice always, yeah, mga kapatid, na kahit may mga pinagdadaanan tayo, kahit may mga sakit tayo, mga kapatid, tayo pa rin na pupuri na may pasasalamat sa ating Panginoon. Nakakapag-rejoice ka pa rin, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! At nakakapagpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Ano man yung iyong kalagayan, sitwasyon, rejoice always. Amen. Sa ating pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sa 1 Peter 4:12-13, mga kapatid, sabi dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa malapit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawari, ang nangyayari sa inyo'y hindi karaniwang bagay. Amen. So huwag daw tayong magtaka kung mayroon man tayong mga pinagdadaanan ngayon, mga kapatid. Hindi ko alam ang mga pagsubok ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Si Sister Jenny, hindi ko alam, mga kapatid. Ako, iba din ang pagsubok ko. Iba din si Sister, yung bisita natin, mga kapatid. Iba-iba ang mga sitwasyon na pinagdadaanan natin, mga kapatid. Amen. Pero ang sabi dito sa 1 Peter, mga kapatid, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa malapit, mahigpit na pagsubok sa inyo na dumadating sa inyo upang kayo subukin. Amen. Na waring nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Kundi tayo, mga kapatid, ang sabi dito sa 13, kundi kayo'y mga galang. Hallelujah! Amen! Rejoice! Sapagkat kayo'y mga karamoy sa naghihirap ni Kristo upang pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Jesus. So, sa 13, mga kapatid, mga galak tayo, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Amen. Upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak, mga kapatid. Ang sabi po dito, mga kapatid, huwag daw tayong huwag daw po natin isipin, mga kapatid, ang mga problema, mga trials sa buhay natin, sapagkat mararanasan po talaga natin ito, mga kapatid. Pero may paalaala ang
rejoice tayo, mga kapatid, because we are partaker of Christ's suffering. Di ba, mga kapatid, napakaganda? Hallelujah! Sapagkat ito ang nagpapatunay, mga kapatid, na ikaw at ako, mga kapatid, ay parang partaker, karamay ng ating Panginoon of Christ's suffering, mga kapatid. Kasama po natin ang ating Panginoon sa kanyang kahirapan, mga kapatid. Mabigyan lang tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya tayo matuwa! Mag-rejoice tayo sa kabila ng kahirapan, sa kabila, mga kapatid, ng karamdaman, sa kabila ng tubol! Hallelujah! Mag-ihina ka! Mag-rejoice ka sa ating Panginoon! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya kung ang pinagdadaanan nating problema, tayo ay ang paalala sa atin, mga kapatid, ay mag-rejoice. Matuwa ka. Amen. Rejoice in the Lord always. Rejoice. And again, I rejoice. Hallelujah. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. So, pray and be thankful. Colossians chapter 4, 2. Colossians chapter 4, verse 2. Continue in prayer and watch in the same thanksgiving. Mga kapatid, ito pala mga kapatid, ang sabi, pray and be thankful. Yes. Saan man tayo naroroon, palagi nariyan po, dapat ang ating panalangin at pasasalamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, sapagkat kung tayo po ay laging mananalangin, mga kapatid, sa ating Panginoon at nagpapasalamat tayo, yung mga negative natin na mga pag-iisip, mga kapatid, mabubura po yan, mga kapatid. Mawawala po yan. Papalitan yan ng joy ng ating Panginoon ng peace. Magpapasalamat sa ating Panginoon kung makip natin, mga kapatid, na yung mga sa ating yung makip natin yung attitude na magpasalamat sa Panginoon na sa kabila ng ating mga pagsubok, mga kapatid. Sa 1 Corinthians 10:13 sabi dito, 1 Corinthians 10:13 na yung maging habit ba natin, mga kapatid, na mag-pray laging at magpasalamat sa Panginoon. Ang sabi dito, saan na yun, mga kapatid? Tagalog? 1 Corinthians, opo, pwede rin pong English. 1 Corinthians chapter 13, sabi dito, therefore had no temptation taken you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Napakaganda po, mga kapatid, ang pangako ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, na mayroon lang tayo mga problema, trials, mga kapatid, or temptation, or iba't ibang sitwasyon, mga kapatid, ang ating kinakaharap sa mundong ito, mga kapatid. Our God is faithful, mga kapatid. Amen. Hindi po siya magbibigay ng problema na hindi natin kaya, mga kapatid. Sapagkat siya natin, hallelujah, ang gagawa ng way, ang sabi niya dito, to escape. Magbibigay siya, mga kapatid, ng solusyon para mapagtisan natin ang iba't ibang sitwasyon, mga kapatid, na ating hinaharap sa
Praise God. Always think positive, mga kapatid. Yes. Maging positive po tayo sa lahat. Hallelujah. Ng bagay, mga kapatid. Amen. Sa buhay po natin, normal talaga, mga kapatid, ang makaranas tayo ng mga pagsubok. Yeah. Sa buhay, mga kapatid, trials. Amen. Subalit pwede natin itong i-convert, mga kapatid, sa mga positibong pag-iisip, mga kapatid. Kaya ito ang sabi sa Book of Philippians, mga kapatid, chapter 4, verse 8. Ito yung nabasa natin kanina, na ang sabi doon sa Philippians chapter 4, verse 8, mga kapatid. Basahin natin, mga kapatid. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good, think on these things. Sabi dito. Amen. Sabi dito, mga kapatid, ito po ay paalaala sa atin upang mapanatili natin, mga kapatid, ang right attitude or as a Christian, mga kapatid, na kung gusto po natin na mapanatiling positibo or positive attitude, mga kapatid, alalahanin po natin palagi ang verse na ito, mga kapatid. Kung iisipin po lagi natin ang honest, mga kapatid, na banggit dito, just, pure, lovely, or God report. Kung ito ay laging nasa isip natin, mga kapatid, ito ay magpapabago sa ating mga pananaw sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Amen. Makakatulong sa atin. God, right. Amen. So sa verse 9, mga kapatid, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang inyong gawin ninyo, sabi dito, ay gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan, hallelujah, ay isa sa inyo, mga kapatid. Amen. So kung ginagawa pala natin, mga kapatid, o yung mga natutunan, tinanggap, narinig natin ang mga bagay na ito ang gawin ninyo. At ang Diyos, ang kapayapaan, ay sa inyo. Sabi dito, mga kapatid. Kaya masasabi natin, when I am weak, then I am strong, mga kapatid. Yes. Pagka naiintindihan po natin ang kalooban ng Diyos. Kasi po, narinig na natin, nabasa natin, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon. Ang kilang pala, mga kapatid, ay gagawin natin ang ating mga narinig. Nakita, narinig natin yung mga preaching, mga kapatid, na nakita natin, nabasa natin ang mga salita ng ating Diyos. Hallelujah. Then, ang kapayapaan, mga kapatid, ang suma sa atin. Kaya po kahit, mga kapatid, mayroon tayo mga pinagdadaanan, mga problema, mga kapatid. Amen, amen. That's right. Nandito ka pa rin. Hallelujah. Sa church, mga kapatid. Masaya tayo ng Diyos. Hallelujah sa ating Panginoon. Hindi tayo apektado, mga kapatid, sa mga problema. Hallelujah. Nakakapagpahina sa ating, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Blessed be your name. Maging masaya tayo, mga kapatid, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sapagkat laging nandyan ang ating Panginoon, mga kapatid. Thank you, Jesus. Na magbibigay sa atin ng lakas. Amen. At kapayapaan. Hallelujah. Kung susundin natin ang kanyang kalooban, mga kapatid. Bless your name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Nasa Panginoon, isa po tayo sa pinili niya, mga kapatid. Kung titingnan natin
rin sa labas, mga kapatid, yung may mga tao na mayayaman, mga kapatid, no? Marami silang pera. Maganda yung trabaho nila, mga kapatid. Wala sa Panginoon. Kunting problema lang, mga kapatid. Feeling nila katapusan na ng mundo, mga kapatid. Yung iba, hindi nila nakakayanan, mga kapatid. Diba, dito sa Hong Kong, maraming tumatalon sa building, mga kapatid. Nakakalungkot pag may mga nababalitahan tayo, mga ganong news, mga kapatid. Ang pera, mga kapatid, oo, pag may pera tayo masaya, sinong masaya? Amen! Na may pera. Praise the Lord! Sinong hindi masaya pag walang pera? Amen! Wala, mga kapatid. Oo, masaya, mga kapatid, pag may pera, nakakapagbigay ito sa atin. God. Na saya. Yes. Mabibili natin ang lahat, mga kapatid. Amen! Amen. Yung gusto nating bilihin. Pero, mga kapatid, panandalian lang yung saya na yun, mga kapatid. Ang kapayapaan, pero ang kapayapaan ang galing sa ating Panginoon na hindi natin nabibili ito, mga kapatid, ng pera. Kaya glory to God, mga kapatid, sa ating mga anak ng ating Panginoon. Wala man tayong pera, sino walang pera? Bagong sahod tayo, mga kapatid. Alam kong maraming pera. Amen. Pray. Praise God. Wala man tayong pera, mga kapatid, or hindi man tayo mayaman, simple lang tayo, mga kapatid. Glory to God, mga kapatid. Hallelujah. Sa kabila ng mga pagsubok, kahirapan natin, mga kapatid, andoon yung tuwa. Kahit walang pera, masaya, mga kapatid. Paalaala niyo sa atin sa Philippians chapter 4:11. Praise God. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Amen. Praise the Lord. Bakit nasabi ito ni Apostle Paul, mga kapatid? Be content. Hallelujah. In our life, mga kapatid, mararanasan natin yung mga positive or negative incident, mga kapatid, because we need to learn to be. We need to learn the power of living with contentment, mga kapatid. Amen. Apostle Paul says, be content. Mm. Ito po yung sinabi ni Apostle Paul na matututunan po natin na maging contento sa maraming sa anumang kalagayan natin, mga kapatid, or sa anumang bagay na mayroon tayo, mga kapatid, ay maging kontento po tayo. Apostle Paul reminds us that no matter what, mga kapatid, your circumstances are, you can learn to be content. Kasi, mga kapatid, alam natin na tested na ni Paul, mga kapatid. Alam natin, mga kapatid, na na-prove na ni Paul, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na sa kanyang pinagdaanan, mga pagsubok, para matupad lang yung kanyang mission, mga kapatid, na masunod niya ang kalooban ng ating Panginoon, andun yung contentment niya. Amen. Hallelujah. Alam niya na ang lahat ng mga bagay ay magagawa niya, mga kapatid. Sabi niya sa 13, mga kapatid, sa verse 13, I can do all things through Christ which strengthens me. Hallelujah. So, nung nasa kulungan siya, mga kapatid, di ba nabanggit na natin yung naranasan ni Paul. Binubugbog siya, mga kapatid, pinapalok siya ng bakal. Lahat, mga kapatid, naranasan ni Paul yung hirap. So, madalas siyang nakukulong, mga kapatid, dahil sa kanyang pananampalataya.
kasda, mga kapatid. Right. Dahil alam niya na nandyan ang Panginoon yes. na nagpapalakas yeah. sa kanya, mga kapatid. Ganun din sa atin, mga kapatid. Tapos yung tights niya, mga kapatid,
Yung offering niya sa Panginoon, parang nanghihinayang pa siya. Amen. Pero kung bumili siya ng ano mga kapatid, ng bag, ng kung ano kahit mahal, mas ano pa, parehas doon sa, i-compare mo mga kapatid, cellphone, saka yung tights mo mga kapatid, anong mas mataas. Di ba mas mataas yung cellphone? Tapos yung, ano, hindi ka kontento mga kapatid, may cellphone ka pa naman. So, ang namumroblema ka ngayon, hindi ka naging masaya, naging trouble lang buhay mo mga kapatid. Kasi nga, mayroon ka pa, bumili ka na naman, tapos hindi ka pa nagbigay mga kapatid. Kasi yung pagbigay mo, binili mo na doon mga kapatid. So, yun mga kapatid, nakakasad. Nakakasad mga kapatid. Now we need to be content. Kung ano mayroon tayo, kung mayroon pa naman, huwag muna mga kapatid. At mas maganda mag-save tayo mga kapatid para rin yan sa future. At dyan nasasaya ng ating Panginoon, tayo ay maging contento sa kung anong binigay ng ating Panginoon sa atin. Amen. Maraming bagay na pwede na tayong maging contento sa mukha natin, sa tsura natin mga kapatid. Maging contento tayo sa lahat ng bagay mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Malapit na akong matapos. So, ang last mga kapatid, trusting God. Sa Philippians chapter 13 mga kapatid. Chapter 4:13 sabi ni Paul. Says, I can do all things through Christ which is strengthening me. Amen. Mga kapatid, kung mayroon tayong contentment and fully trust sa Panginoon, mga kapatid, na doon lang natin may experience yung tunay na kalakasan, mga kapatid, sa ating Panginoon, na masasabi natin sa ating sarili, mga kapatid, na when I am weak, then I am strong. Hallelujah. If we trust in the Lord, kung tayo magtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid, magtiwala tayo, manampalataya tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, mga kapatid. Magtiwala tayo sa ating Diyos, mga kapatid. Sabi nga niya, sister kanina, we need to trust and believe sa ating Panginoon. Yes. Hallelujah. Dahil siya yung nakakaalam, mga kapatid. Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kalakasan. Amen. Sa basahin natin, mga kapatid, last verse na ito, mga kapatid. Sa verse, sa Isaiah chapter 40. Tapos na ako, mga kapatid, at ibabasahin lang natin ito. Isaiah chapter 40, verse 25 hanggang 31. Na tayong mga mababasa natin dito, na tayong mga naghahantay sa Panginoon, mayroon talagang kalakasan. Yes. If we seek God, presence, mga kapatid. Sabi dito, na tayo magtiwala, mga kapatid. Sabi dito, kanino nga ninyo itutulad ako upang makaparis ako niya? Sabi ng banal. Itingin ninyo ang inyong mata sa itaas. Hallelujah. Pag nilay-nilayan yung mga kapatid ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Kahit wala akong i-share na word, pero ang salita ng Panginoon ay sapat na ito, mga kapatid. Sa bawat isa sa atin na magbigay sa atin ng kalakasan. Hallelujah. Sabi dito, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas. At tingnan ninyo kung sinong lumikha sa mga ito na tinutuos ang kanilang hukbo ayon sa nila. Tinatawag niya sila sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan. Kadakilaan ng kanyang kapangyarihan at hindi siya ay malakas sa kapangyarihan ay walang nagkukulang. Bakit sinabi mo, O Jacob, at sinalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon. Ano ang nilalang
nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko. Hindi mo baga nalalaman, hindi mo baga naririnig ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lahat ng mga wakas ng lupa. Hindi nanlalata o napapagod man. Wala makatarok ng kanyang unawa. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. At ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod. At ang mga binata ay lubos na nagbubuhay. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon. Ay magbabagong lakas. Sila ay pailaglag na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi makapagod. Sila ay magsisilakad at hindi mga nahihina. Praise God! Message. Okay, sabi ko, isang oras at ano na yun. Eh, na-prepare din ako, mga kapatid, ng isang oras. Praise God. Kaya alisin ko tayo matapos nito. Everybody say amen. Amen! Mga kapatid, praise God. At aking kukunin itong title na ito, When I Am Weak, Then I Am Strong. At gusto kong i-define sa inyo at isa-isahin natin ito. Nung sinabi ng Bible na When I Am Weak, Then I Am Strong, saan bahagi itong I am weak? Sino itong I am weak? At saan itong I am strong? Kasi hindi pwedeng magsamay itong dalawa. Praise God. Hallelujah. I will share to you this afternoon about the mystery of weakness. Ang saan lahat magsabing the mystery of weakness. The mystery of weakness. Hallelujah. Alam niyo ba mga kapatid na tayong lahat ay weak? Amen. Sinabi ng Bible mga kapatid, praise God. Matthew 26:41 at saka Mark 14:38. Unahin natin ang Matthew 26:41. Praise God. Sinabi ni Paul, when I am weak, then I am strong. At hindi naman pwedeng magsabay yun na at the same time, weak ka at saka strong. Pero sinabi niya, when I am weak, then I become strong. So kung gusto mo maging strong, kailangan ka maging weak. Yeah. Praise God. Paano ito nangyari? Praise God. Hallelujah. Matthew 26:41. Bilisan, praise God. Very weak ang ating mga kapatid. Ayan ang mga kapatid ang sinabi ko sa inyo eh. Praise God. Lahat tayo eh. Ha? Ano sabi mo dito? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Sinabi ni Pablo, kanina mga kapatid sa title, praise God, when I am weak. So ano yung weak doon? Lack of flesh. Ang laman, mga kapatid, ang weak.
Amen. Kaya hindi ka makakaasa, mga kapatid, sa laman. Yes. Bakit? Ang laman talaga ay weak. That's right. Amen. Kaya pag may mga pastor, mga lalaki, o sino man, Brother Ed, na magsasabi, kahit may babae pang magubad sa harapan ko, hindi talaga ako maakit. Hoy! Huwag kang magtiwala sa laman. Bakit? Yes. Ang laman ay weak. Amen. Amen. Nag-gets niyo? Amen. Praise God. So sabi ni Pablo, when I am weak, then I become strong. Hallelujah. Bakit siya naghina, mga kapatid? Ating pagdagdagan, mga kapatid, ang verse. Mark 14:38. Okay? Mark 14:38. Isulat niyo, mga kapatid, para maging strong kayo. Hallelujah. Ano sabi ng Mark 14:38? Pariho lang din. Pero iba ang pagkasabi. Watch ye and pray, amen, lest ye enter into temptation. That spirit truly is ready, but the flesh is weak. Amen. So kung maramdaman mo na naghina ka talaga, mm-hmm, sinabi na ng Bible, watch and pray ka talaga. Yes. Kasi ang espiritu, ready naman, willing ang espiritu. Ang espiritu, siya yung strong. Ang laman, weak. Right. Amen. Gusto ko pa rin hindi kayo makumpuse. Ano yung weak? Flesh. The flesh. May flesh ka ba? Yeah. Tayo ay tao. Galing tayo sa alikabok eh. Yes. Amen. Alikabok tayo, mga kapatid. Amen. So pag alikabok, weak. Mm. Pero sa laban, meron tayong creator. Amen. Ang ating creator, makapangyarihan na kahit alikabok, eh ito na, alikabok ako, alikabok ka rin. Mm. Praise God. Nilagyan na tayo ng Holy Spirit. Yes. Amen. Ang Holy Spirit, ready siya, yun ang maging malakas. Kaya, para maging malakas ka sa panahon na ikay weak, sabi ng Bible, watch and pray. Hallelujah! Palapagalunan din ang ating Panginoon. Pag naghihina ka, meron pala tayong access para magiging strong. Dahil ang Espiritu, ready, willing pa siya. Ha, kapatid? So if we watch and pray, hallelujah, we will become strong. Understand this principle when he said, when I am weak, then I become strong. Hallelujah. Mga kapatid, ipakita ko sa inyo ang scripture. Praise God, hallelujah na. Ang spirit talaga. Ang focus po dito, pag sinabi yung spirit, small s yan, mga kapatid, ha? Human spirit. Praise God, yung spirito natin ba? Yes. Yung, na kailangan talaga strong yung faith natin. Yes. Sa Romans chapter 4:19, ito po yung istorya, mga kapatid, ni Abraham at ni Sarai. Si Abraham, 100 years old, si Sarah, 90. Pero pinangakuhan sila ng Diyos na gawin si Abraham na ama ng mga bansa. And the Bible said, hindi nang hina si Abraham sa mga sinabi ng Diyos, when in fact, naniwala siya. Kahit ang kanilang laman ay patay na. Kung when it comes to producing baby. Ano sabi niya? And being not what? Weak in faith. Being not weak in faith, he considered not his own body now dead when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Hindi na niya tinignan, mga kapatid, yung mga factor na yon na si Sarah, mga kapatid, ang minubos na at siya matanda na. Praise God. Hindi siya nanghina, mga kapatid, kahit nakita nila na ang kanilang katawan ay parang patay na talaga when it comes to procreation. Pero naniwala sa salita ng Panginoon sa statement, and being not weak in faith. Yes. Amen. Maaring may karamdaman ka, pero ang faith mo, mga kapatid, ay napakalusog. Maaring walang pera ang bumsa mo, pero ang faith mo, mga kapatid, hallelujah. The mystery of weakness can only be solved by watching and praying. Amen. Ang misteryo ng kahinaan, hindi ito misteryo actually. Yes. Dahil sinabi na ng Bible, na reveal na, mga kapatid, sa atin, na ang kalakasan, mga kapatid, ay nasa presensya ng ating Panginoon. Yes. Nung sinabi ni Isaiah, mga kapatid, na siya nagbibigay ng lakas sa mga mahihina, praise God, he gave it strength to the weak. Praise God. At ang mga nakaantay sa akin, nagre-renew sila sa kanilang lakas.
Praise God. Pagdating sa New Testament, pinaliwanag talaga ng mabuti. It is watch and pray. Praise God. Hallelujah. Dahil willing ang Espiritu, mga kapatid natin, pero minsan hindi mag-cooperate ang katawan. Hallelujah. Praise God. Everybody shout amen. Amen. Hallelujah. So, anong gagawin natin? Kasi may mga kapatiran talaga na weak ang kanilang faith, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sinabi mo dito, we need, hallelujah, him that is weak in faith, receive ye, but not to doubtful disputations. For one believeth that he may eat all things, another is weak. Praise God, at kumakain na lang siya ng gulay-gulay, hindi siya makakain ng karni, dahil weak ang kanyang pananampalataya. Tanggapin niyo siya, hindi na, so huwag mo na, dibatihin pa dyan, mga kapatid, praise God. So we, then that are strong, ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Praise God. Pag ikaw ay naging strong na, sinabi nga ni Jesus kay Peter, when thou overcome it, praise God, kung ikaw ay maka-overcome na, kung ikaw ay ma-convert na, praise God, pagkatapos mo akong ipinagkanulo, pagkatapos mong i-deny ako ng tatlong beses, strengthen thy brethren. So pa tayo mga kapatid na mga lumakas na mga kapatid dahil sa prayer, kahit tayo nanghihina, praise God, ang ating responsibilidad ay palalakasin din natin ang iba. Praise God sa pananampalataya. Hallelujah. Sinabi ni Paul, mga kapatid, that the foolishness of God is wiser than men. And the weakness of God is stronger than men. Ang weakness, ito mga kapatid, parang figurative speeches lang, para magkaroon tayo ng larawan. Praise God sa kapangyarihan ng Diyos. There is no weakness in God. Yes. God is strong. Yes. Amen. Hindi siya matempt, mga kapatid, ng evil. Hindi siya matempt ng kasalanan. Yes. Siya ay katotohanan, mga kapatid, kahit anong mangyayari sa mundo, kahit anong mga puwersa, darkness pa no, mga kapatid, o ano pa, mga kapatid, powers in heaven or under the earth, hindi mababago ang kanyang nature, ang kanyang katotohanan, na siya ay katotohanan. Hallelujah. Everybody say amen. Amen. So God, He is strong. Hallelujah. He is mighty in battle. He is a mighty. Praise God. That is why the Bible said, worship Him. Praise God mightily, for He is mighty. Yes. Hallelujah. Declare His wondrous works among the people, for He doeth wonders, mga kapatid. Mamamangha ka na lang, mga kapatid, sa mga ginagawa ng ating Panginoon na minsan wala tayong explanation bakit nangyari yun, mga kapatid. Everybody shout amen. Amen. Ano sabi ko dito? The foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. At isa sa mga kamangha-mangha, mga kapatid, sa weakness ay ganito. Ang Panginoon po ay naaakit sa weakness ng tao. Right. Kaya huwag mong ikahiya ang weakness mo. Kaya nga sinabi ni Pablo, I am not ashamed of my weakness and infirmities. Kasi alam na, mga kapatid, that in his weakness and in his infirmities, doon siya lalakas, mga kapatid. Hallelujah. Pag na-recognize siya, mga kapatid, na parang nanghina siya, mag-pray siya. At kapag mag-pray siya, ma-revival na naman siya, mga kapatid. Yun ang sinabi ako. When I am weak, then I become strong. Hallelujah. Yes. Pero kung wala kang connection sa Diyos, when I am weak, then I am very weak. Ganun yun. Pero pag may God ka, maligtad, Brother Glenn. Pag may God ka, ganito istorya. When I am weak, then I become strong. Pero kung wala kang relasyon sa Panginoon, when I am weak, then I am very weak. Yeah. Right. Amen. Ang sinabi ng Bible, Sister Christ, let the poor say, I am strong. I am rich. I am rich. I'm strong, stepping. Nakalaginip, stepping, mga kapatid, no? Sa palagi niyang katututok sa akin dito, mga kapatid. Huwag mong sabihin, Sister Joy, na sana all, ha? Sana all. Everybody shall amen. Amen. Napapansin niyo ba, mga kapatid, mga illustration ni Sister Joy, mga kapatid, parang pangkasal na talaga, pangkasal. Kasi kakasal na kasi siya, mga kapatid, no? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya naalala ko, mga kapatid, noon, praise God, na habang nagpipreach ako, pinag-usapan namin yung desire na banggit Mr. Analin, sabi ni Mr. Analin, pastor talaga, nabanggit niya na
wala nang desire sa pag-asawa. Wala na, hindi na tayo mag-asawa ito dahil wala nang desire. Sa hapong ito, babawiin ko mga kapatid yung sinabi ko, Sister Annalyn pala mayroong desire mag-asawa. Praise God. Recorded yan, Sister Annalyn, ha? Praise God. Everyone shall amen. Amen. Nag-uusap-usap ngayon sa team ako doon sa office, Sister Marisa. Praise God. Ganda na, sige, sabi ko, sige, baka kung tumayo sa pulpit, babawiin ko yan. Praise God. Hallelujah. Ano, Sister Liliwa? Sana all pa rin? Naaakit ang Panginoon sa witness eh. Bakit kaya? Kasi siya ay strong siya eh. Hindi niya naranasan na kahit isang segundo na weak siya eh. Diyos siya mga kapatid. Never na nangyari sa kanyang pagka-Diyos dalawa sa tayo na nagiging weak siya. Wala pa po. Pero nung nagkatawang tao ang Panginoon, naranasan niya lahat ito. He was tempted in all ways. He was tempted, mga kapatid, but yet without sin. Bakit? Nanalangin sa palagi, nananalangin. Let thy will be done, let thy will be done. Praise God. Against all natin. Amen. Kaya mga kapatid, ang mga prinsipyo sa Bible na sinisigaw natin, let the weak say. Bakit? Nanalangin ang weak. Pag ang weak mananalangin, tumatik yan. Magiging strong. Pero kung ang weak hindi mananalangin, alam mo na, manatiling weak yan. At ikaw na strong, nagaling sa weakness dahil nananalangin ka, may responsibilidad ka rin. Tulungan mo ang mga weak in faith. Kasi ang strong. And let the weak say, I am strong. Huwag mong balik na rin sa pain. Praise God. 1 Corinthians chapter 1, verse 27. Pakita ko sa inyo mga kapatid na naaakit ang Panginoon sa weakness. Hallelujah. Pag nakita niya mga kapatid na ang kanyang anak ay sumagsak sa weakness, woo! Nakaantay lang siya kailan kaya ito lumuhon. Kailan ka ito tatawag sa akin? Dahil once naluluhod ang weak, yan mga kapatid, sabi ng maraming preacher, brother Ed, hindi nanginginig si Satanas sa mga ngaral na gumagamit ng malakas na microphone. Nanginginig si Satanas. Saan? Sa isang weak na kaluhod, mga kapatid. The devil is trembling when he saw a weak saint praying. 1 Corinthians 1:27. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And then, what's next? And God hath chosen what? The weak things of the world to confound the things which are mighty. Pinili ng Panginoon yung mga mahihina para pahiya niya yung mga malakas. Yes. Hallelujah. Alam niya, when I am weak, then I become strong. Amen. Yan ang mystery ng weakness, mga kapatid. So ngayon, alam niyo na, na pag ikaya ay nanghihina, luhod, tumawag. Dahil sa oras na ikay lumuhod at tumawag, you will become strong. Tumuhod si Satanas na natakot. Praise God. Hallelujah. Natatakot si Satanas sa isang mahinang Kristiyano. Yes. Sa mga Kristiyanong nabibigatan ng lupa. Pero once na sila ilumuhod, praise God, sila ay magiging mighty through God. Sinabi ni Pablo, I was with you in weakness and in fear and in much trembling. We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, but we are despised. Praise God. Hallelujah.
Palatandaan po natin, tandaan po natin, mabuti mga kapatid, na kahit ang mga konsensya natin, pwede pala itong tamaan ng weakness. Yes. Ulitin ko po, ang konsensya natin, pwede pala itong tamaan ng weakness. Yes. Si for example, may nangyaring bagilan, may nangyari mga kapatid ng border, at ikaw talaga ang star witness. Praise God. Hallelujah. Pwede manghina ang iyong konsensya. Praise God. At wala kang guts mga kapatid na tumayo at sabihin sa korte. Hallelujah. Sa pananampalataya mga kapatid, pwede pala itong ma-apply. Sabi ni Paul mga kapatid sa 1 Corinthians. Hallelujah. Praise God. 8:7 hanggang 12 mga kapatid. 1 Corinthians 8:7 hanggang 12. Praise God. Ito po mga kapatid ay patungkol po sa pagkain na inaalay sa mga Diyos-Diyosan. Na kapag mahina ang iyong konsensya, pag weak ang iyong conscience, may posibilidad na ma-defile ang iyong pananampalataya. Kung alam mo mga kapatid na itong pagkain na ito ay inaalay sa mga paisan-paisan mga kapatid at inaalay sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Sinabi ni Pablo ito mga kapatid. Yes. So mas mabuti pang hindi na lang ako kakain, pastor, kaysa ma-open ang weak na brother or sister at ang kanyang kaluluwa ay mapunta sa impyerno dahil lang sa katakawan ko ng karne, sabi ni Pablo. Kung ganun man lang, hindi na lang ako kakain for the sake of my weak brother. Howbeit, there is not in every man that knowledge. Hindi kasi lahat nagkaroon ng knowledge ng ganito. At ngayon, meron na tayong knowledge. Eh, binabasa ko mga kapatid. For some with conscience of the idol unto this hour, it as a thing offered unto an idol. Kasi may mga tao, mga kapatid, na pag nilagay na nila pagkain doon sa Diyos-Diyosan, nakala nila, inilagay na, hindi naman, bato naman yan, wala naman yung kakwinta-kwinta, mga kapatid, kung tutuusin. Amen. Under conscience being weak is defined. So kailangan ang conscience natin, mga kapatid, itong spiritual side, kailangan maging strong ito. Hindi magiging weak faith. Kasi kung palagi kang weak faith, matidipahin ka palagi. Right. Amen. Yes. Pag may kainan, hindi ka lang, mga kapatid, natirahan ng pizza, na define na kaagad yung konsensya mo. Sabi ng isip mo, mga pastos, talaga sila pastos. Ako parang na-corder. Hindi man lang nila ako tinirahan. Na-defile ang iyong konsensya. Isipin mo, na-defile pa ang iyong konsensya, na-damage pa ang iyong pera, hindi ka pa nakakain. Praise God. So kailangan mga kapatid, yung conscience natin, dipinsahan natin ito. Kung sa physical ay merong mga tinatawag nating food supplements, it's time mga kapatid, na ating spiritual side, mga kapatid, ay talaga, mahira naman, gastusan natin ito mga kapatid ng time na magbasa ka, mag-pray, para mag-fortify naman ang ating spiritual being. Yes. Nakakita ba kayo mga kapatid sa Philippine store ngayon? May mga tatakyan, sangkap Pinoy, fortify. Ano ibig sabihin ng fortify? Nilalagyan nila ng mga minerals and vitamins para hindi ka kumakain lang ng mga junk foods, mga kapatid. Praise God. Amen. Huh? Ako, mga kapatid, oh, susuntukin daw ako pagbaba, mga kapatid. Everybody shall be amen. Hallelujah. Pastor, may pastor swipe pa lang nanunungkot. So far, mga kapatid, hindi pa naman nanuluntok yung Sister Ping, mga kapatid. Everybody shall praise the Lord. If our conscience is not being fortified by the Word of God, madali tayong modify. Ikaw lang, naglalakad ka sa sinter, nakakita ka lang, mga kapatid, ng kapatiran na may kasamang babae. Hala, si Amo. Tingnan mo yung picture, oh. Siya talaga yan. Tingnan mo yung likod, siya talaga yan. It's easy to defile our conscience if we are not strong in faith. Hello? Amen. Madaling mag-defile our conscience natin, mga kapatid, kung weak talaga tayo. So, kailan tayo, mga kapatid? Sabi ni Pablo, kailangan maging strong tayo. Strong tayo palagi. Ano ang technique, mga kapatid? Kailan? Watch and pray. If we are weak. When we are weak.
When we are weak, mga kapatid. Eh, pastor, eh, hindi naman ako weak, kaya wala akong prayer. Takot nyo, mga kapatid. The flesh is weak. Yan ang mga konklusyon. Hanggang meron kang laman, ang laman weak. So dahil weak ang laman, manalangin. Praise God. Strong ito. But, strong ang mga teeth. Kumain ng karne. But, ano sabi nito? But meat commended us not to come. For neither if we eat, are we better? Bakit? Kung kakain ka ng karne, better Christian ka? We are. Neither if we eat na, we are the worst. Kung hindi ka naman ang kakain ng karne, hindi ka naman ang pinaka-worst. Oh, pagkain ng issue dito, verse 9. But take heed, mag-ingat daw tayo. Lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Praise God. Hallelujah. See, for example, nagturo tayo dito sa church. Mga kapatid, huwag po natin kainin ang mga pagkain na inaalay ng mga Diyos-Diyos. Pagdating doon sa Pilipinas, mga kapatid, nakita nyo si Pastor Plaza. Ano si Pastor Plaza kumain ng pagkain ng sa ano eh? Piesta nila ngayon isang ano eh. Allah, si Pastor Plaza, kumain. Na-defile na kagad ang iyong konsensya. Praise God. At dahil dyan, ako ang dahilan na may impyerno ka. Maka-impyerno yun sa akin, Pastor. Oo, sabi ng Bible eh. Nagiging stumbling block yung ginawa ko eh. So anong kailangan ko? Kailangan maging strong din ako, mga kapatid. At maging strong tayong lahat. Amen. Sa tulong ng ating Panginoon. Verse 10. Ang sabi ng verse 10. Hallelujah. For in any man's city which has knowledge sit at meat in the idol's temple. Tanda ba? For kung may tao ba na nakakita sa iyo, praise God, has knowledge. May alam sila na nakiupo ka doon sa lamisa, mga kapatid. Sa templo, lamisa ng mga idols. Shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? Tapos yung nakakita sa iyo, mga kapatid, parang ganito ba? Parang ganito. Bigyan ko kayo ng example. Kung ako dating lasinggero, as in lasinggero, pagkakita ko pala ng karatulang tanduway, as in lasing ako. Ganun ka lasinggero talaga. Eh, na-convert ako. Na-baptize ako. Ayaw ko nang lapitan. Ayaw ko nang makita ang ganyan, Pastor. Pinagsisihan ko na. Ayaw na akong pumasok ng mga tindahan na may nakadisplay na ganyan. Kasi yun ang faith niya. Kasi dati siya doon eh. Eh ngayon, ikaw strong. Wala kang record na ikaw lasinggero. Praise God. Wala kang record na ganun, mga kapatid. Sige, kain tayo. Sige, sama ko dali. Doon, sama ko kayo. Ay, hindi ko pausokan kasi alam ko na maraming mga display doon ng alam. Ay, para ka naman hindi Kristiyano. Mag-pray tayo. Ano ka naman? Hina mo naman. Kapatid, kailangan mong bantayan. Kasi hindi mo alam ang background niya. Pwede papasok siya doon, pero mag-struggle lang ka ng espiritu. Amen. Yes. Nag-gets niya? So, huwag natin ipahamak ang kaluluwa na kung saan inalaya ng buhay ni Kristo. Yes, sa ganun lang. Verse 11 and 12, ano sabi ng 11? Hallelujah. Ang true thy knowledge shall the weak brother perish. May impyerno tuloy. Hallelujah. Ano? Ang true thy knowledge, ikaw, walang problema sa iyo. Strong yung faith mo, ipaano yung weak ng faith. You will perish. The word perish, may impyerno yan. For whom Christ died. Namatay si Kristo para sa kaluluwang ito. Yes. Tapos pinahamak mo lang dahil sa kagustuhan mong kumain sa lugar na ito. Kumain ng karne o ano ba, mga kapatid, na para sa kanya, hindi pwede. Amen. Verse 12, but with ye sin, kung ikay magkasala, so against the brethren, and one their weak conscience
ye sin against Christ. Baka mga kapatid, meron tayong mga aksyon. Dahil sa tagal mo na sa church, pero hindi mo alam yung mga kasama mo, mga baguhan pa lang, baka nasugatan mo ang kanilang konsensya. Sabi mo, ay wala man lang yun, pero ikaw pala ay nagkasala na. Sabi mo. Ang weakness, mga kapatid, praise God, ay yes on the other side. Maganda, dahil yun nga, yun ang susi, mga kapatid, na lumuhod. Di ba, pag tayo na may problema tayo, kung tayo lumuhod, nag-fasting, tumatawag sa Panginoon. Pero pag okay ang lahat, minsan ang ating prayer, mga kapatid, ay okay lang kung nakapray, okay lang hindi. Pero when you suffer weakness, when you suffer trials and troubles in life, mas lalo kang mapalapit sa Panginoon, mapalapit sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ang mitsahe ko po, mga kapatid, praise God, na idudugtong sa sinishare. Marami pa ito, mga kapatid, actually. But it's unfair sa inyo, mga kapatid, praise God, mahaba na po ang oras na kayo po'y nakaupo. Praise God. Sa Panginoon talaga, ang key sa lahat. Ulitin ko po, sa Panginoong Jesus, ang key talaga sa lahat. So anong nagawin ko, Pastor? Yes, we are still in this flesh. Nandito pa tayo, nakikipagbaka tayo sa laman. Sabi ni Sister Bill kanina, walang tulog. Yes, siguro ngayon, Sister Bill, parang feeling mo siguro lumulutang-lutang ka. But, the moment you open your mouth, Lord, I need your strength. Lord, hindi ako pumunta dito, Panginoon, para lang magpakita sa aking sarili, but I come here because I need your strength. I need your blessing. Since Jennifer uwi sa Pilipinas, mga ilang oras na lang, makarating ka doon sa Pilipinas. Pero bago ka man pupunta sa airport, hallelujah, baguhan ka pa lang sa Panginoon. Pero strong ang faith mo. Nakita ko eh, strong yung faith mo sa Panginoon. Find the church there. Read your Bible. Live a life that is not your life before anymore. Always pray to God. Always call upon the name of Jesus. Maaring pagkakita nila sa iyo, maaring ma-word sila sa action mo, but just believe. God will honor your prayer and the desire of your heart. And it is our prayer na makabalik ka dito para maging mature ka pa sa faith. Praise God sa Panginoon. At tayong mga okay ang kontrata natin, tayong may mga amo. Iba sa inyo mga kapatid, matagal na. Praise God. Yung sinabi ni Stephen kanina, minsan pag wala tayong pera, nanghihina, yun ay fleshly lang yun, mga kapatid. Pero sa time na manghihina ka, ito na po yung, para bang alarm clock siya ba? Pag nanghihina ka, ding! Time to pray. Watch yourself. Because the moment you know that, your spirit by itself. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao. Inaamin nila si Stephen Cole. Pag inaamin mo sa Diyos na sa Panginoon, I am weak, but thou art strong. I-confess mo yun sa iyong bibig. I am weak, but thou art strong. Never pa sa history, brother, ng Bible, from Genesis to Revelation, na record na ang Diyos ay nagiging mahina. Wala pong record na siya mahina. Ang Diyos ay strong. More than words that we can we can describe as strength. Beyond, mga kapatid, strength. Kaya sa araw ito, nakikita niya tayo, mga kapatid, na tayo ay mga alikabuglan. Ito po Book of Psalms, naalala niya na tayo ay mga alikabuglan. That is why God is very compassionate sa atin. Hallelujah. That is why, mga kapatid, na kahit we were dead in sins, yet God, because of His mercy, He loves us, He forgives us. Isipin mo yan. Kung mercy, awa, habag lang ang pag-usapan. Nakita niyo, wait tayo yan. Kung alikabo, gano'n bang value ng alikabo? May value ba ang alikabo? Wala. Minsan, irritate, ma-frustrated ka sa alikabo. Kakadas mo lang, mga kapatid, nag-dusting ka sa bahay ng iyong ako. Mga ilang oras, meron na naman alikabo. Ang alikabok, mga kapatid,
Malangkit ta. Ang alikabong, kaubo, ang alikabong, pag yung may hika ka, mga kapatid, pag may rhinitis ka, kaabang talaga ang alikabong. Alikabong tayo. Alikabong tayo, pero pinahal tayo ng ating Panginoon. Because when He saw na yun yung weakness, kung isuko mo lang yung weakness na yan, at i-acknowledge mo ang strength mo, tumay po tayo lahat, makikita mo, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos sa inyo. We apologize for the time kasi medyo mahaba, but the Word of God is so sweet, mga kapatid, sa ating mga puso. Ang salita ng Panginoon, mga kapatid, ay pagkain talaga sa ating kanunuan. Sino ba sa atin dito ang hindi nagkasala? Sino ba sa atin dito ang hindi nag-fail? Sino ba lahat sa atin dito, mga kapatid, praise God, na hindi, na hindi nagkamali? Wala pa po siguro. Pero once na i-acknowledge mo at i-confess mo, Panginoon, ikaw ay makabago. Within 5 to 10 minutes, let us find a place in this altar. At isipin mo na habang lumalakad ka sa altar, ikaw ay alikabog na lumalakad. Naghahanap sa kamay ng Creator. Mahal na tagapaglikha, lapitan kita. Himuin mo ang aking buhay. Ayusin mo ang aking konsensya. Pagalingin mo ako sa aking naramdaman. Iligtas mo ang aking kaluluwa. Dahil ang Espiritu, ano sabi ng Bible? The Spirit is breathing. The Spirit is willing. But sometimes, kalaban natin ang laman dahil weak ang laman. Hallelujah. Pero sabihin ko sa iyo, mga kapatid, weak man ang laman natin, pero nagustuhan ka ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Mama.
Ipaalam sa Panginoon ang kahilingan mo at siya'y tutugon sa'yo. Kanyang nakikita ang iyong mga pagluha at siya'y tutulong sa'yo. Kasama mo